Kamustahin natin ang mga Pinoy sa bansang Russia at mga OFW na nabigyan ng pardon sa UAE, United Arab Emirates. Makakausap natin ngayon si Assistant Secretary Paul Raymond Cortez ng Department of Foreign Affairs. ASEC, magandang umaga. Magandang umaga rin sa iyo, Kuya Aljo, at sa lahat ng mga nakikinig. Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Opo. ASEC, unahin ko na lang po itong mga kababayan nating nabigyan ng pardon dyan sa UAE. Kumusta ang lagay nila ngayon? Salamat po. Tatlo po silang nabigyan ng pardon. Matatandaan po natin na itong tatlo, dalawa death penalty at isa naman na 15 years ang kanyang sentensya. At hiningi na natin matagal na itong clemency o kaya pagpapatawad mula sa UAE President. At ito'y galing po sa ating mahal na Pangulo na si Pangulong BBM. At nabigyan nga po itong tatlong to ng clemency. At they're on their way home. Aayusin lang natin ng konti yung kanila mga papeles at yung mga kaso nila para makauwi na sila ng lalong madaling panahon and to reunite with their families dito sa Pilipinas. Ayon po sa ulat, yung dalawang kababayan natin na nabigyan ng pardon ay nasa death row. Ano ba ang kaso nila at kailan pa sila nakakulong, nakapiit po sa UAE? Yes, yung dalawa pong nasa death row ay droga po ang kaso nila. At nabigyan na sintensyahan niya sila ng death. Dahil alam niyo naman po sa UAE society, medyo strict po sila when it comes to drugs. At sa kanila zero tolerance policy at medyo matagal-tagal na rin sila na sa pihitan at some point nakiusap na lang tayo through the diplomatic channels, nabigyan na lang sila ng clemency. Yung isa naman ay 15 years naman ang kanyang sentensya. At again, ito na may sa isang slander o cybercrime case. At humingi din tayo through the diplomatic channels, through our head of state, ng clemency para sa kanya. Kailan po natin aasang makakauwi ng bansa itong mga kababayan natin? Wala po tayong definite time frame, but we're hoping in the next month or so, aayusin na yung kanilang mga papeles at na makauwi na, even less than that. Marami na may naman tayo mga kababayan ang napardon na sa UAE in the past, and usually it takes about a month or even less bago sila mapauwi talaga dito sa Pilipinas. How about yung assistance mula sa pamahalaan para sa kanila na kanilang inaasahan yung mga kababayan natin, particularly na nabigyan ng pardon, ASEC? Siyempre, pagdating po nila dito sa Pilipinas, andyan po yung mga sangay ng mga gobyerno na tutulong sa kanila. Andyan po yung OWA, just in case OWA member siya. Andyan din po ang DMW to help them reintegrate sa society po natin. Back after so long away from the country, na dito naman po sila ulit. This time, hoping na they can positively contribute through the integration efforts ng ating sa mga sangay na Pangulo. So, andyan po ang DMW, andyan po ang OWA, andyan po ang DSWD na tutulong para sa kanila. Okay. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, sir, may mga Pinoy bang nakapiit ngayon sa UAE at saan po banda sa UAE? Ano po ang mga hakbang ng DFA para sa kanila? Marami-rami pa po ang mga nakapihit na kababayan natin na various cases. Yung iba ho, drugs, yung iba prostitution, yung iba theft, some murder naman. At lahat po yung mga kababayan natin na pag binibigyan natin ng legal assistance to make sure na yung mga karapatan nila for due process is considered. Yung iba naman kasi ho, sa mga kababayan natin, final and executory na yung mga sentence nila. Kung kaya't ang tanging aasahan po natin from the UAE side kung mabigyan sila ng pardon. Na usually binibigyan ng UAE this time of Eid al-Adha o kaya after Ramadan. Okay. Kumusta ang mga kababayan nating naiipit naman ngayon ng gulo sa Russia? Mga 10,000 mga kababayan natin ang nasa Russia.
About 8,000 are in the Moscow area. Some 2,000 are in the St. Petersburg area. Medyo malayo-layo po ito kung saan na nanggaling yung Rostov Don, kung saan nandoon yung mutiny na nagsimula ng Wagner Group. Mga 11 mga kababayan natin ang nandoon. And so far, yung ating embassy in Russia ay continuous yung monitoring nila. Nakikipag-zoom sila with them to make sure na okay pa yung mga kalagayan nila. At the same time, sabi din po ng embassy natin sa kanilang advisory sa mga kababayan natin to continue being sharp and alert and monitor the political and developments dyan sa Russia. Hindi pa for now, medyo humupa na ang crisis, but you know, we'll never know, and that's why kailangan na constant yung monitoring ng ating mga kababayan, including the embassy's advisories for our people. Ayon sa inyong datos, karamihan sa ating mga kababayan ay nasa Moscow. May mga Pilipino bang naiipit ngayon sa Rostov-on-Don, nasakop ngayon ng Wagner Group? Itong Wagner Group, ilan po sila? Mga 11 po sa mga kababayan natin na nakatira at naninira, nagtatrabaho sa Rostov Don. And as I said ko kanina, yung embassy po natin, constant naman yung monitoring. Okay. Then palagi po sila nagkikipag-zoom meetings with itong 11 overseas Filipinos. And so far, maayos pa naman yung kanilang mga kalagayan. But at the same time, we tell them to be more you know, to be more alert, mag-batch out to make sure na just in case may kailangan na kailangan umuwi o kailangan umalis, adyan po ang embahada para to monitor their whereabouts and their well-being. May repatriation request ba kayong natatanggap mula sa mga kababayan natin dyan sa Russia? So far, Sir Arjun, wala pa po ang humihingi sa mga kababayan natin sa Russia ang humihingi ng repatriation. Hindi po ito tulad nung nakaraan sa buwan sa Sudan, kung saan talagang halos lahat ng mga kababayan natin sa Sudan ay biglang humingi ng repatriation. But at the same time, maski wala pang humihingi ng repatriation at this moment, nakahanda po ang ating embassy through the contingency plans nila just to make sure na if and when kailangan na magpa-uwi ng mga kababayan natin, handa po tayo both financially, logistically, and of course, mentally. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, ASEC. Go ahead. Salamat po. Hindi lang po para sa mga kababayan natin sa Russia, pero para sa mga kababayan natin all over the world, pakinig po tayo sa mga advisory ng mga embassy at consulate general po natin. Just in case may mangyaring untoward, at just in case kailangan ninyo pong ma-repatriate, andyan po ang ating embahada at ang ating consulate general to make sure na yung well-being po ng lahat ng mga kababayan natin talagang nakamonitor. Makinig po kayo, listen to read their Facebook pages, join their Telegram communities, and listen to the news po. And at the end of the day, we also have ourselves to take care of and to make sure na alam yung mga nasa surroundings po natin. Maraming salamat, Assistant Secretary Paul Raymond Cortez ng Department of Foreign Affairs.